Kumusta kayong lahat mga dre? Namiss ko kayo. Na ngayong araw, atin ang pag-uusapan itong si Tatay Digong, no? Naghain na talaga siya ng kanyang Certificate of Candidacy bilang isang mayor. So ito ay pruweba na naghain na ng kanyang pahayag si Panelo dito. Nung nakaraan merong isang video nang sabi niya sinasabihan niya na tumakbo itong si President Duterte. Mamili siya, no, kung pagiging senador ba o pagiging mayor. So meron siyang tinukoy dito na meron daw mga taong walang utang na loob na minsan niyang nilagyan ng posisyon, binigyan ng posisyon, kinalaban siya. So, hindi natin alam kung ito ba yung kanyang makakalaban na mayor doon sa Davao or itong mga Nograles, no? Kasi alam natin na itong si Migs Nograles, talagang binabanatan itong mga Duterte ngayon. Si Sara, si President Duterte, no, marami na siyang pasaring dyan. And baka ito siguro yung tinutukoy ni Panelo na ipamukha sa kanila, sa mga kumalaban sa kanya, na kaya ko pa, no? So ang magiging tandem nito ay si dating Pangulong Duterte ang mayor at itong si Baste ang kanyang vice mayor. And nasabi na meron daw siyang cancer and walang further details na binanggit regarding doon. Basta iisa lang ang sigurado, siya ay tatakbo bilang mayor. And sabi pa ni Panelo na pagdating ng 2028, magretiro siya bilang mayor at patatakbuhin niya bilang vice presidente. So, yan yung kanyang pinupursu or nilulook forward na Duterte sa 2028. So, depende kung ano ang magiging pananaw ng taong bayan sa usapin na yan. Pero ako, tingnan na lang natin, no? And magulo ang politika sa Pilipinas sa ngayon. Maraming away, maraming gulo. Pero huwag tayong magsalita ng tapos. Hindi tayo pwedeng kumalaban sa kung ano ang namumuno sa kasalukuyan. At hindi rin natin pwedeng siraan kung ano yung pwedeng mangyari. Kung ano yung pwedeng mangyari sa mga hinaharap. So, kayo, kung ano ang inyong opinion dyan, malaya kayong mag-comment, no? Pero para sa akin, goods yan doon sa Davao, kahit naman ano pang issues o ano man ang kanilang kinakalaban, kanya-kanya naman tayo. And nasa taong bayan yan doon sa Davao, kung sino ang kanilang pipiliin, dahil alam naman nila kung ano ang legasya ng mga Duterte. So, yun lang mga dre, and enjoy kayo. God bless sa inyong lahat, and muli, maraming salamat sa inyong panonood.